Kala yung bunso. Yung lalaki. Kahit gano'n. Paano po yung routine niyo everyday na nag-iisa lang kayo sa bahay ng kasama niyo lang ay kasama bahay? Please. Ganun ko kamahal ang mga anak ko. Nung time na tinanong ako bakit hindi ako magka-partner, naubusan na kasi ako ng time eh. Sabi ko, kung magkakaroon ako ng katuwang, tapos yung anak kong lalaki, maiilang o mawawala ng lugar sa akin, hindi pali na lang. Mas pipiliin ko eh. Mas pipiliin ko na sila na. Ganun ko kamahal ang mga anak ko. Kaya mong isakripisyo yung sarili mong kaligayan para sa... Kahit buhay ko, ibibigay ko. Pero sa pagkakataong ito, Miss G, hindi ka na talaga iniwan ng mga anak mo. Nag-aaral lang na gusto nila maging independent. Oo, independent. At saka, I'm sure deep in their hearts, hinahanap rin nila. Nung hinatid ko si Andy sa hotel, sa Cali, iyak ako ng iyak. Kasi parang, kailan ko na naman kayo makikita. Mayroon ka kasi siya na sa Fregao. Yeah, but you know, my work is requiring so much of my time. Hanap ako, sabi ko na hanggang malakas tayo magtrabaho, tayo na magtrabaho. Kasi baka dumating yung time, hindi na natin kaya. Lalo na kung nag-iisa ako, sino mag-aalaga sa akin? Baka hindi ako mag-iipon. Maaalaga ka ba ng ipon? Di ba, iba pa rin, di ba, kung ang andyan ang presensya ng tao gusto mo makita at makasama. Oo, talaga. Noong na-hospital ako, sinabi ko sa iyo, mag-fry ako ng 2 days. Wala akong ginawa kundi umiyak. Kasi ganito pala ako. Ang hirap ng nag-iisa. Bakit gusto mo pa rin magtrabaho? Meron ba kami somehow makalimutan mo maging malungkot? Well, nakakatanggal din naman. Mo yung... Oo. Malaking factor din yon na kapag nakalaki na ako, I have my extended family with me. Na masaya. Kahit may kapartis, utility, kahit sino. Extended family yan, mga... Hindi mo alam kung ikaw nagkasakit yung mga anak mo naman at mga apo mo nag-aalala. Kaya dapat talaga ang rin ang sarili. Thank you. Diba? Anong message mo kay Jacqueline mo sa'yo? Maging matatag ka. At, malungkot. Hindi matatag, huwag malungkot. At, umiti paminsan-minsan. Normal na sinasabi nila na irespeto ang mga. Yung respect sa kids naman. Na minsan tama rin yung desisyon ng anak kaysa desisyon ng mag-uha. Maaaring tayo ang luwal sa kanila na ibigay ng buhay. Pero huwag natin kalilimutan na may buhay din sila at may karapatan na ipaglaban kung ano ang sa tingin nila tama. Makinig din tayo sa kanila at hindi porke nanay tayo at anak sila, lagi na tayong tama. Lalo na sa panahon ngayon, marami na tayong hindi alam ng mga magulang sa nangyayari sa mga kabataan. Makinig na lang muna tayo, tsaka tayong magdesisyon. I-trust natin sila. Pag mali yung ginagawa, yan, dyan tayo pumasa. Pinalaki ko yan, pinaghirapan ko yan. Alam ko paano ko pinalaki. May respeto, may pagmamahal. Lalo na nakisama sa kapwa, magalang. Alam ko, pinalaki ko ng tama. So, kung ano man ang magiging desisyon nila, nasa likod lang ako. Palagi natin pagkatiwalaan. May desisyon yan. So, posible yung wala. Pagduda ka sa pagpapalaki mo, ikaw na may problema. Kung alam mo na pinalaki mo ng tama, pagtiwala ka.